Mga dahilan sa terminasyon ng kontrata. Narito ang mga makatarungang dahilan ng employer na ipawalang bisa ang kontrata ng empleyado. Ayon sa Labor Code of the Philippines ay kinabibilangan ng mga sumusunod. Number 1, serious misconduct o gross neglect of duties. Kapag ang empleyado ay mayroong mabigat na paglabag sa mga patakaran ng kumpanya o hindi pagtupad sa mga responsibilidad nito ng paulit-ulit at matindi. Number 2, fraud o willful breach of trust. Kapag ang empleyado ay nagsagawa ng pandaraya o may sinadyang paglabag sa tiwala ng employer, lalo na kung ang posisyon ng empleyado ay nangangailangan ng mataas na antas ng tiwala. Number 3, commission of a crime or offense against the employer. Kapag ang empleyado ay gumawa ng krimen laban sa employer, mga kapwa-empleyado o ari-arian ng kumpanya. Number 4, willful disobedience to lawful orders. Kapag ang empleyado ay sinadyang hindi sumunod sa mga makatarungan at legal na utos o regulasyon ng employer. Number 5, habitual neglect of duties. Kapag ang empleyado ay may paulit-ulit na hindi pagtupad sa kanyang mga tungkulin sa trabaho. Number 6, other analogous cases. Iba pang mga kaso na maihahalin tulad sa mga nabanggit na dahilan, basta't may sapat na dahilan at ebidensya. At yan ang 6 na dahilan para i-terminate kayo sa inyong trabaho ni employer. Para sa makatarungan at legal na proseso ng pagtatanggal sa empleyado, dapat sundin ng employer ang due process na kinabibilangan ng Number 1, Notice of Intent. Pagsusumite ng nakasulat na abiso sa empleyado tungkol sa dahilan ng planong pagtatanggal. Number 2, Opportunity to be heard. Pagbibigay ng pagkakataon sa empleyado na magpaliwanag o magbigay ng kanyang panig. Number 3, Notice of Decision. Pagbibigay ng final na nakasulat na abiso sa empleyado kung siya ba ay matatanggal na sa trabaho. Ang mga nabanggit na hakbang na ito ay nagsisiguro na ang proseso ng pag-terminate ay patas at makatarungan para sa parehong partido.